talaga ang totoong pangalan mo? Nung bata ka ma, ano yung pinaka-wildest dream mo bukod sa pagiging porn star? Kasi masarap kasi umuho yung minsan ba sa buhay mo, minaisipan mo ng sumuko? Or nagpakamatay na talaga ako nung. Sino yung taong gusto mong pasalamatan? Hindi niya ipinakita sa akin na kung sino siya, ganito ako. Walang diskriminasyon, walang kung ano. Magsisubscribe ka ba? O magiging kamukha kita? La 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 la. Magsasubscribe ka ba? Magiging kamukha kita? Brenda Mage, ang pwedeng panoorin kung gusto mo sumaya. Sa kanya mo lang makikita na kahit gano kahirap, dapat lagi ka lang masaya. Sa mukhang nakakatakot, tanggal lang iyong simangon. Magso-subscribe ka ba o magiging kamukha kanya? La 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 la. Hi! Hello, hello, mga spagitik! This is Brenda Mage and welcome to my vlog. At ngayong vlog na to ay grabe. Hindi ko alam kung paano mag-start. Nakaka-overwhelm talaga kasi sobrang tagal na, ang dami nagre-request ng mga viewers natin na mga pulang ko. Nag-iisang kita na naman, o oh, diba? Walang kawangis, lutong-luto sa pills, babaeng-babae. Ang mahal ng masa, kahit ano na lang kinakain niya, sana huwag niyong kainin later. So, pala po natin, Miss ERIKA, diba? Hello, start na to? Oh. Ay po, start na po ito. Hi vlog, welcome to my guys. No, nandito na yung Raina ng bunganga na fresh noon, haggard na ngayon. Ako si ERIKA EMBANG, no? 41 year old, galing pa akong Bakulod, no? So sobrang blessed pa ako na nakita ko po ang napaka-idol ko talaga si Brenda Mage. Dati pinanood ko lang sa MMK. MMK ba yun? MMK. Oo, yung nalunod pa siya sa may dagang. So ngayon kasama ko na siya. Doon, ngayon ko nalaman talaga na ang gwapo niya sa personal. Grabe, ang ganda niya rin sa personal, ma. Ako hindi ako masyado maganda talaga. Ano, masarap lang talaga ako ikama. Grabe. Magkasama kami dati sa noong 2019 sa hindi pa usong bakterya. Ano lugar rin? Pulupandan. Oo, Pulupandan doon sa Negros. So, ayun, kasama kami mag-show. Makakaiyak talaga. Na-overwhelm pa ako. Alam mo, pag dumikit ako kay Brenda Mage, lalo ako pumapagit. Siya gumaganda. Sa, kasi siya yung owner ng kamera eh. At siyempre, congratulations sa iyong first owner na Quintal. Thank you so much. No, kasi sabi ko sa sarili ko, hindi man ako nakapagtapos, bibili ako ng sarili kong medal. Talaga, ako lang talaga parang first. Grabe. Sobrang honor talaga. Oh, it's an honor talaga, mana. Talagang ikaw ang kasama ko ngayon at akala, hindi po ako nagkipag-collab talaga kasi nahihiya ako gumawa ng content, hindi ko alam kung paano. Saka nahihiya ako makipag-collab sa isang sikat kilala. Hindi ko alam kung paano. So, ikaw lang talaga kasi talagang idol-idol ka namin lahat. Alam, first time mo mag-collab sa akin? First time mo makipag-collab. Ang unang collab ko is yung kay Mama Odie Diaz, tapos sa UAP, Mama Odie Diaz, hindi ko naman content yun, sumali lang ako. So, ginagawa ko namin ang mga video na ito para magpag-good vibes sa mga tao, no? Sa mga nawala ng pag-asa, sa mga minahal, ngunit hindi minahal, sa mga nagmahal pero nasaktan, sa mga OFW, no? Sa mga follow sa amin, nagsasubscribe sa amin, para po ito sa inyo, no? So, ginagawa namin, hindi binipisyo sa amin, binipisyo para sa lahat. Oo, tsaka, ano din, ang dami muna papasaya, sobra, grabe. Kahit kami, nung lumabas ka pa lang, usong-uso pa yung hello, good morning! Grabe, hanggang at ngayon. At saka, hindi lang hello, good morning, abangan nyo rin ako sa Mayo 13. Bakit? Tatakbo ako. Tatakbo? Sa mga utang. Anong feeling na mukha kang background ngayon? Hindi mo nang sinabi ko. Naramdaman ko po, parang ito yung damit ko, ito yung tail. No? Parang damit ko talaga mahaba sa tingnan. Andito kami ngayon sa Chami. Thank you so much, Chami. At syempre, kanina din. Maraming salamat sa mga napakasarap nilang juice. Oo, asan yung juice namin? Wala kaming juice.
Yung wala namang ano. Kalamansi po siya na may kasama po siyang ano. Thank you, champion. Salamat din kanina sa lugawan ni Tonyo. Kalambagitin nito. Lugawan ni Tonyo. Ang sarap ng pagkain at dito ay manumorder kami ngayon ng pansit. Ang alam yung kalamansi juice niya, ang laki. Ang haba. Tikman natin ang lasa. Ang pagkain po ang vlog niya sa amin. Ang vlog namin yung ang nag-bagrange sa akin. Grabe, sarap. Takip pa lang may lasa na. Takip may lasa yung susunod, sobrang malasa. Ang lasa talaga, mukhang malasa-lasa nga. Oh, at syempre, kasama namin kayo ngayon. Kasi, usually, normally, araw-araw na nakikita niyo sa video niya ay puro kalokohan, puro katuwaan, lahat talaga. Ginagawa po namin yan para mabuhay kasi kung hindi kami magtatrabaho sa YouTube, sa mga page namin, wala po kami makain. So kung lang tayo makain, wala rin kakain sa atin. So hindi po kami kriminal, hindi po kami masasamang tao, hindi po kami magnanakaw. So mga vlogger na po kami talagang biktima, lang po kami talaga ng social media account. Biktima na kayo na ako. Malaki mga ngailangan. Kasi actually, sa totoo lang naman, kung mayroon tayong choices sa buhay, kung may pagpipilian, gusto ko sana maging gold star. Kaso na, wala po, hindi po yung ano kasi yung mga millennial na gold star ngayon, hindi po yung mga ganito na dapat. So hindi na uso yung gold star nga ron. Abaka ng suso. Uso na ngayon vlog. So dito na lang ako sa vlog. Dito na lang sa vlog. Madali kasi dito. At syempre, speaking of vlog, pag-uusapan natin ngayon, kung ano yung mga pinanggalingan mo before, kung ano, sino nga ba, si Miss ERIKA EMBANG! Galing po ako sa loob. Loob ng bahay. Kala ko loob ng ERIKA. Masok pa ako dito sa social media nang nag-viral po ako, ganun. So hanggang sa hindi ko po alam kung paano yung buhay komedyante. Nagtrabaho ako sa salon. So na-feature ako sa Jessica Soho, Wish ko lang, Rated K. Lahat po nang pwede labasan. Kasi lumabas rin ako sa Mandaluyong. Mandaluyong yung ano? Loob. Hindi, actually, lumabas na po ako sa lahat ng mga station din para kahit pa paano. Ano anong station yan? Mga kahit anong station, one station. Police station. Para lang naman yan na kahit pa paano makilala ako ng tao. So, ang daming mga nagtatanong kung bakit daw ako sumikat, ano bang pinagagawa ko. Mm-hmm. Yung ginawa ko kasi is nagpapa-inspire pa ako sa kapwa ko, nagtuturo pa ako kung paano mag-healthy living, magkain ng mga tulad organic food, mga pagkain galing probinsya. Na fresh hindi, from the farm. Yung mga exotic, hindi kaya yung hindi ginagawa na iba ginagawa ko, nagtatumbling, nagbablog pa ako sa taas ng Kalabaw, nagpo-promote pa ako ng lugar namin, ng mga ilog, ganyan. So, organic po yung vlog ko. Doon pa ako na ano, kasi yung iba kasi na, parang naumay sa kakapanood ng Pornhub, ng mga ganong ML. So nanood sila ng ano, organic, doon ako nakita. Yung mga raw talaga, doon ka namin nakilala talaga. Okay, syempre bago ka nag-vlog lahat, okay, unahin ko muna, ano talaga ang totoong pangalan mo? Medyo mabantot ang pangalan ko pero okay na ito, so tao na naman tayo. Actually, maganda yung pangalan ko kasi yung nanay ko kasi may lahi naman hap. Hap bulldog, hap shit. So ang tawag sa amin, bullshit. Bullshit. So pangalan ko po, Errol EMBANG. Errol. Yes, no, aking pa screen name, ERIKA EMBANG. Kasi kailangan natin minsan mag-switch account para lang makasurvive, no. So doon lang tayo sa isa. Malay mo hindi tayo mag-success, malay mo mag-success tayo sa isa. So, nag-switch pa ako, ERIKA EMBANG, so dito pa ako nakilala. At least kahit papaano, tuloy-tuloy, nakapag-inom na ng tubig mineral, irrigation, nakain na lang spam, hindi lang puro sardina. Ang dami nagtatanong, ilang taong ka naman? 41 year old. Mamatay? Promise, ang kapitbahay namin. Hindi, actually, 41 year old na po ako, talagang hindi binabasiya ng edad, no? Kung gusto mo magpasaya ng tao, no? Simulan mo sa sarili mo, dapat magiging happy ka muna sa ginagawa mo. Tapos ang edad mo ay 40, kaya mo pa magpasaya kasi happy ka nga. So yung edad hindi ko minamatter. Wala lang sa akin, feeling ko talaga 16 year old ako. Kaya ka pa pong pumatol sa pitos. Tsaka ano mo, kung ano masaya yung pinapakita mo, nag-invite ka rin ng kasayaan sa ibang tao, nakapagbigay ka rin ng kasayaan sa iba. So ang buhay dito, vlogger, parang ano, hindi mo basta-basta na sabihin na puro lahat gusto ka, may mga hindi ka gusto. Laban lang tayo kasi yan ang pamamaraan natin, yan ang talagang alam natin. Kung mayroon tayong choices, gusto rin natin maging department head, gusto rin naman model. So okay lang, ganito. Ikaw ba ngayon sa katuloy mo ng buhay, meron ka bang partner? Wala. Pag lasing, mayroon. Kasi pag nalasing ako, puro gwapo ang tingin ko. Tsaka pag sauran na? Pag 21, mga 22, mayroon. Pagka 25, binablock ko na sa Facebook. Mangingi man ang mga sapatos. Mangingi man ang motor. Nung bata ka ma, ano yung pinaka-wildest dream mo bukod sa pagiging porn star?
ay yung pinaka wild pope na panaginip. Gusto mong, gusto mo talaga ang mag-in. If you need a good answer, talk to my lawyer. Ano yung wildest dream? Wildest dream? Yung pinakamatinding panaginip. Oo, oh, yung pinaka-pangarap ko sa buhay na talagang basta wildest talaga na parang ang hirap pero sana maging ganyan ako. Sana matikman ko si San Goku. San Goku? Na maputukan naman ako ng Dragon Ball. Hindi, panaginip ko talaga is gusto ko rin sumikat na parang gusto ko rin dati yung mga idol ko tulad sa inyo. Paano man mag-perform sa entablado na magkakaroon ng self-confidence na hindi ka mahiya na parang ano nang nag-try ako para naabot ko yung wildest dream ko na sinasabi. Yung nandito na ako ngayon. Yes, parang feeling ko itong dream ko eh. Ang dream pala ay sa panaginip lang. Pero pwede mo magawing realidad. Nangyayari na ngayon. Oo, parang feeling ko nga nangyayari na ngayon. Kaso lang hindi lang na-appreciate ng iba. Yung iba kasi meron naman talaga. At pag-usapan natin yan later. Oh, okay. Ano mo naman yung dream destination mo? Taka, labas ka ulit ang bansa. Gusto mong punta? Gusto ko pumunta sa South Korea. Bakit? Kasi masarap kasi umungo yung mga Korea. Paano? Gusto ko South Korea, tapos punta pa ako South Africa. Lahat ng South papuntahan. Ano? Camel naman. South punta ba ito? Makatikim rin tayo, makamukbang ng camel sa resort. Makatikim rin ako ng mga Afghanistan. Okay ma, bago ka naging vlogger, ano yung pinagkitaan mo trabaho before? Snatcher. Pareho pala tayo. Nagpapakakyat na. Ang dami lahat mga bahay-bahay, pinasok ko yan. Sumitana ako ng badaan. Actually po, hindi naman maganda ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Pero mas pinili ko maging maganda talaga ang destinasyon ng buhay ko. At yun kasi, yung nagpa-strong sa'yo. Ang nagpa-strong sa akin siguro sa mga goal ko sa life na dahil sa mga sakit na pinagdaanan ko tulad ng UTI. UTI? Ano UTI? Umiibig tapos iniwan. Mga dysmenorrhea, ano, mga ganun. Yung sakit talaga na wala kang selfie, palagi ka ikumpara sa kapwa mo ng kaya. Iko-compare ka palagi sa mga taong mga sikat, na wala kang mararating sa buhay ganito. Palagi ka i-compare sa mga tao. Although yung mga utang ka, mantika, 2 piso, kailangan i-approve muna sa obispo, sa mga prime minister, kasi wala silang tiwala sa'yo. So, dumating yung point talaga na sabi ko, kailangan na talaga mag-porsigino. So, ang mga nangyari sa buhay ko, yan po ang mga pinagdaanan ko na talagang masarap balikan, pero ayaw ko na talagang... Masarap balikan ang mga moment na bata ka, pero yung mga experience doon sa buhay ko, parang gusto ko na parang ayaw ko nang balikan. Kasi hindi mo maisip talaga na gusto mo, hindi kasi yan ang nagpapastrong sa'yo. May mga bagay din na gusto natin, hindi natin naabot. Yung pinakasakit yung nangyari sa buhay ko, yung pinakasakit talaga, yun ang patuli. Sakit yun. Hindi, actually, umiiyak talaga, o nakakaiyak talaga yung palagi ka i-compare sa sikat, tulad kasi dati yung tingnan nyo sila, ang galing naman tingnan nyo. Para yung ma-appreciate talaga yung buhay kasi natin ng mga bakla, ay parang isang badyang, no? Alam mo yung badyang na hindi mo siya ma-appreciate noon, ay salit siya para makati, pinuputol. So ngayon pala mahal siya, so wild tapos at saka endangered pa na siya. Yun parang gano'n. Minsan siya maagkan. So ngayon, appreciate, mahal pala siya, maganda pala siya. Eh ano naman niyo, paano ka nag-start mag-vlog? Ano yung nag-motivate sa'yo na, ay mag-vlog ako, ito pala yung, dito ko pala makukuha yung gusto ko at mapagpasaya ng tao. Paano ka naging vlogger? Biglaan lang ba yun, planado, or talaga nauso ba yung vlog at binaya mo? Hindi, nang type po nang talagang nasa akin na talaga yung vlogger, kaso lang hindi ko sa ginagawang sineryoso. Yung pagbablog kasi yung tulad mag-video, mag-interview ng tao, so vlog yan. Nagtuturo, so a good influencer as a good vlogger. Yung kung maganda ka ng influencer, yung nakakahawa ka ba. So yun, doon nagsimula yung ang daming nag-hello good morning. So maraming tatanong bakit na hello good morning yung trademark ko kasi kailangan lang talaga mag-respeto sa mga matatanda. Pag umagay, good morning, ganyan. Maganda umaga. Doon din yung dahil sa good morning, may blessing. So doon po nagsimula talaga. Ay, pwede ito mag-vlog. In-expect mo ba siya na mag-trend ka? Hindi, in-expect ko talaga noon na magiging artista, sikat na bold star. So iba po nung hinata ng buhay ko. Kumbaga sa sistemang bagay-bagay, para may naiba, pero ganun pa rin siya. So bigat din ako. Pero hindi doon sa pamamaraang bold star or whatever. Dito, kasi gusto ko talaga magiging artista. Nga, gusto maging artista, tapos ngayon vlogger ka na, hindi natin maiiwasan na meron tayong mga criticism, may mga bashers talaga. Ano yung, paano na-handle yung bashers mo? Hindi ka ba nagbabasa ng comment or pinapatulan mo ba sila sa... Ang mga basher? Sa pag-pronounce niya, hindi ko nga alam niya kung ano yan. Pag iiwan ko yung mga basher na sinasabi nila, parang hindi ko na-feel yun sa life ko. Kasi basher din ako.
Hindi ko sila in-entertain. Wala pa. Ignorant sa kaya hindi ko sila ma-convert sa kaligayahan. Pangalawa, hindi ko sila ma-convert to cars. Hindi ko sila ma-convert sa pagkain. So, ang basher kasi, sa ganito lang yan. So, pag in-entertain mo, lalong lumalakas sa kanila mga enerhiya, kapangyarihan para mga galang kaluluwa yan na hindi makatawi-tawi lang dahil nag-hold on tayo. So, hindi ako nag-hold on. Wala lang. Ignorant. Wala po akong pakialam. As long po, happy po ako. Wala po akong ginagawang masama. Alam kong sarili ko. Nag-enjoy na rin yung basher. Ako lang inapakang tao. Oh, at saka may mga basher na mga hindi maganda ang comment. Alam mo, kadalasang basher at saka mga nagko-comment hindi maganda. Mga tambay. May time kasi. Naghanap ka ng mali sa'yo. Oh. Tapos alam mo ba, yung nag-comment sa akin, sabi niya, I'm so very disappointed. Sabi ko, nag-comment niya sa tapos rose peeling ko. Yung disappointed niya, apat na yung letter P. Ibalik mo yung dalawa, snatcher, bato ng letter P. Sabi ko, ay, nag-comment ka pa. Sa sunod mag-comment ka, ayusin mo yung comment mo. Hindi ako galit na na-disappointed. Basta ayusin mo yung comment mo. Yung letter P mo, tatlo. Ibalik mo na, wala na yung letter P. Yung iba, nawala na letter P, wala na pag-asa. Eh, maging vlogger ka na, siyempre mahirap gumawa ng content. Minsan ba nahihirapan ka ng gumawa ng content na nag-iisip na ano na naman gagawin ko to entertain people? Wala! Basta nag-enjoy lang ako. Kaya ko basta nag-enjoy ako, madadala mo yung ibang tao. Kasi kung ikaw nga vlogger, paano ka magpasaya ng ibang tao kung hindi ka masaya? Parang kaplastikan yun, hindi ka nang happy, nagpasaya ka pa sa iba. Ano, in-entertain mo na yung iba, sarili mo, No, nag-happy, enjoy lang po ako araw. Kaya maganda talaga yung sinasabi ko lagi pa nag-entertain. Sabi ko, pag maging vlogger ka, dapat mahal yung ginagawa mo. Hindi mo ito ginagawa for money. Part na yung money na nakikita tayo. Pero dahil mahal natin. Naman na hindi mo kailangan ng pira. Kailangan mo ng pira. Hindi tayong buhay dito sa Maynila. Ang itsura ng iba dito, puro pira din. Yung iba, yung itsura ng iba, Gcash. So yung tanong natin dito, kung nagbablogger ka, hindi mo kailangan pira, at saka hindi mo mahal ang trabaho mo, mawawalan ka ng energy. Hindi ka magkakaroon ng confident kasi sabi mo yung iba daming views ayun ato baka pangit yung ginagawa mo pa ikaw mismo ayaw ko na kasi nakakaano pa konti lang even no as long managpasaya ka ng 1,000 tao sumobra yan ay utang na loob na natin yan sa Panginoon, sa sarili natin, kung sino man. Kasi utang na loob natin sa taong nanood sa atin. Pangalawa, gagalingan ko pa to para madumami pa. Oo, dumami. Tsaka pagmahal mo at masaya ka sa ginagawa mo, nakakakuha rin. Oo, mas madali kasi magpasaya at magpagod vibes kung happy ka. So sa mga hindi happy, huwag kayong magdamay. Bakit kasi utusan, marami kayong mangutang kayo. Tapos na hindi kayo at nasiripan kayo, may mga... Ay naku, hindi po lahat ng mga may mga problema. Problema kasi hindi lahat ng umiiyak, talo, minsan umiiyak lang yan na dahil sa sobrang saya. Hindi naman lahat ng tumatawa, nag-i-enjoy. So, depende sa pagdadala ng buhay natin. Eh, speaking of umiiyak at problema, ma. Minsan ba sa buhay mo, minaisipan mo ng sumuko? Ay, nagpakamatay na talaga ako doon. Ha? Oo, nag-suicide ako. Sektong patnubay, huwag nyo gawin mga profesional ang gumagawa niyan, ha? Ako lang talaga yung nagpakamatay na nabuhay. Totoo! Hindi ko na kaya yung problema ko. Parang feeling ko, I'm alone. I'm empty. Parang wala na akong makakapitan. Kaiyak mo naman. Yan po ako pag umiyak, medyo gumaganda po ako. Yung luha ko po parang nagpapakinis na mukha. Alam mo, pag ako yung tipo talaga na ang sarap magpasaya ng tao. Ang sarap talaga mag-entertain ang problema ng iba. Yung time na puro problema, wala na akong makapitan, parang feeling ko wala na akong pera, wala na ang taong mamahal sa akin, yung love life ko, sex life ko, kaya kong i-surrender. Yung pagdating sa pamilya, yung nagka-problema ako, uminom kaya ako ng tinta ng bullpill. Umabot sa point na nagaganan ka? Hindi, lumating yung point. Sabi ko, magpakamatay ako. Nag-try muna ako sa mga simple na pagpakamatay, yung tinta ng bullpill. Sa bayan ba? Alam mo, hindi pa ako namatay. Tae lang. Ano ba talaga? Sinipsep ko yung tinta ng bullpen. Oh? At saka uminom ako ng maraming enerbon. Tae talaga ako. yun ang pagpakamatay na hindi ka mamatay. Sabi ko, profesional talaga ako na tao na ako lang nakagawa ng nagpakamatay na buhay. Ano yan? Bigat talaga na ano? So, sobrang bigat. So, ako talaga yung tulad sa atin, di ba hindi ko rin magpapatawa tayo. Oh. Medyante, mabilis tayo mag-isip. As long happy ba tayo minsan, may mga time na minsan na parang, ay, ano to, parang may kulang sa buhay natin. Kaya nasabi ko,
nagmahal ka, nagmahal ako, tayo ay nawalan pa naman. So tayo-tayo na. Pwede na tayo-tayo na lang. Tayo-tayo na mag-unawaan. Kasi yung isang kaibigan katumbas ng isang pamilya, yan. Basta totoo sa'yo. Yan lagi mo sinasabi, ang isang kaibigan katumbas ng isang pamilya, basta totoo lang yung pagiging magkaibigan sa'yo. Kasi ganun. So, ayan po. Yung hindi natin akalain na dumating sa point din pala niya. Kasi nakita natin na talagang wala siyang problema sa si, at saka yun, ano ko yung dalawa dyan kanina, parang na-imbear na sila kasi nandito tayo ng inyay. Bakit? Ano ba dito? Restaurant? Akala siguro nila? Library ito? Yung dalawa yung laki kanina. Ano yun sila? Parang Grab driver. Ah, Grab lang yun. Tumakaasta-asta. Pero video naman sila. Prime Minister. Masaya yun sila. Kaso nag-iisip sila. Ano ba? Mga artista pala itong mga to. Okay, ma'am. Yung sinabi mo kanina na medyo nabot sa point na down ka, meron ka bang mga bagay sa buhay mo na pinagsisisihan na nagawa mo? Or mga bagay na gusto mong balikan na pwede pa sanang mabago? Okay. May mga bagay pa ako kung dapat na pagsisihan, siguro yung mga desisyon na mali na ginawa ko, no, na siyempre tao ka lang, hindi pa, at saka hindi ka pa namotivate, no? Maganda man ang iyong intention, kaso lang mali ang proseso. Mm-hmm. So yun na dapat ko ayusin. Dapat kung maganda ang proseso, feeling ko, mas maganda ang takbo ng buhay ko. Pero mas marami akong bagay na pasalamatan sa mga nangyari before, uh-huh, no? Kasi hindi ko na ma-feel yun noon ng kabataan ko, nag-i-enjoy ako sa moment ko, ganito ganyan. Napakasimple lang, konting ganito lang. So habang tumatagal, alam, dumadami yung obligasyon ko, mga responsibilidad ko. Gusto ko balikan yung before na simple, hindi ko na mabalikan. So actually, po kung may babaguhin ng konti, siguro feeling ko may babaguhin ako doon. Adjustment lang, parang feeling ko dapat doon sa mga time yung walang gutom. Walang gutom. Kasi nakakagutom talaga ng time na yun. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi layas anak din ako eh. Lumaki po ako sa mga kung saan-saan. Doon po ako nagkaroon din ng mga experience sa buhay. Kung bakit po ako kahit hindi nag-aral, naging matalino rin ako. Hindi naman sa ginatabi naging matalino kasi educational or ano no. Diskarte sa buhay. Doon po ako natutong dumiskarte para mag-survive na at least tulad natin. Kaya tayo mag-struggle muna tayo bago natin makamit. So yung mga experience mo, yun yung dahilan kung bakit naging matagumpay ka ngayon. Oo, siguro, siyempre may kasamang pananampalataya at saka magpanalangin sa Panginoon na kasi as a bilang isang batang naglayas, ganito, hindi mo alam, wala kang mabutahan, hindi mo alam ginagawa mo, illegal o legal ba yan kasi hindi mo pa alam. So, at least kaya paano nag-guide din po ako ng Panginoon, at least sa mga experience ko, yun ang mga gusto kong balikan, yung nag-enjoy ako. Oh. Pero ayaw ko ng gutom. Oo, oh, yun ang ayaw ko rin na, hindi pong gusto mong kumain ng ganito or wala kang pambili ng ulam parang ang hirap kasi ako yung tao talaga na sasabi na natin oh ganito mataba tayo ganito kasi ako yung tao talaga pagkain ang binabantayan ko po hindi buhay ng kapwa ko o buhay ng kapitbahay. Dito pa ako nag-steady sa food. Sa pagkain talaga. Yes. Oh, kaya lagi mong kinakain mo ano makikita mo. Yung sa kinakain ko ayaw sarili ko. Ayaw. Ano naman yung ano mo ma'am? Sino naman yung inspirasyon mo? Si John John. Si John John? Yung nag-drive sa akin. Sino yung inspirasyon mo sa buhay para mas lalo mag-course? Sige, o sino yung inspirasyon mo para gawin itong mga bagay-bagay na meron ka ngayon? First and foremost, I would like to thank St. Peter. St. Peter? Hindi, talaga maraming salamat no, sa mga ganyan. So, ang aking inspirasyon talaga ay ang pamilya ko, no? Kasi sila naman talaga ang taong tatanggap sa atin sa tamang ang gulo o maling ang gulo. Sila yung the last mag-stand sa atin sa bandang huli, no? Sa huling hininga nila, sila yung taong makikipaglaban sa atin. At sabihin nila sa buong mundo, ay kamag-anak ko yan, pamilya ko yan, kapatid sila. So sila yung inspirasyon. Ayoko yung maranasan nila yung naranasan ko. No? So nagkaroon po ako ng tatag at saka lakas ng loob ng dahil sa kanila kasi as soon nakikita ko silang nagiging happy, magiging masaya, busog at naibigay ko yung mga kailangan nila sa tamang paraan, doon pa ako nagkakaroon talaga ng inspirasyon at lalo ko pang gagalingan para sa inyo ang laban na ito. Wow! Ito tanong ko naman sa'yo, sino yung taong gusto mong pasalamatan? Yung gusto ko pasalamatan si Papa God, dalawa si Nanay, si Tatay, tatlo sila, no? Kasi kung ano mayroon ako ngayon, puta ko rin sa kanilang buhay ko, no? So, syempre ang unang-una ko pasalamatan sa social media na naman na tinatawag si Lloyd Cadena kasi siya yung taong humubog ng aking bone marrow, no? Si parang, Lloyd Cadena ang dahilan kung bakit ka nag- bakit ako nagkaroon ng mga subscriber at saka natuto mag-vlog, no? Kasi sabi niya, hindi ka lang ganyan, so kailangan mag-vlog ka rin ka. Kasi
tulungan mo yung pamilya mo kasi nakita niya kasi ako niya organic, walang init-init, parang kawawa na bakla na. Pero may potential daw. Yun ang nakita niya dahil hindi niya ipinakita sa akin na kung sino siya, ganito ako. Walang diskriminasyon, walang kung ano. Excuse me. Akala ko naiiyak. Dumidigay kasi ako masyado. Kasi nabusog kasi ako. Hindi rin maganda pala kung sobrang... Akala ko naiiyak. Tapos hindi rin maganda pag sobrang gutom ka. So yung... Tuloy ka din nga isa sa mga inspirasyon ng halos lahat ng bakla at syempre halos lahat ng vlogger kasi isa siya sa marami talaga tinulungan. Hindi, actually, walang talaga ako plano mag-vlog. Sabi niya, mag-vlog ka. Yun, doon talaga ako kasi sabi niya, pag nag-vlog ka, matutulungan mo pamilya mo. Hindi ka na ibubuli ng mga taong ganyan. Sa mga taong mali ang paningin sa'yo, maayos mo kung paano kanila pakisamahan, magiging proud. Doon talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi sabi ko, ay oo nga, wala, hindi naman kasi dati kailangan ko pa magpa-audition, mag-artista para sumikat. Doon para sumikat ako na hindi ko alam na sikat ko ako. Instant. Yun ang talagang gift ni God sa akin. Na dito ka talaga ginala, ito talaga. At si Lloyd, ang isa sa inspirasyon. Siyempre ikaw din. Una kasi nakita sa mga ay do kayo sa Brenda Mage. Gusto ko talaga yung makipagbakbakan, gusto ko mag one-on-one on the spot na makipagtalakad. Sabi ko, saan darating ng araw na gaganyan din ako, sana salim ako sa ano ng Q&A. So hindi ako pinalad ng meron Q&A ngayon kung gusto mo sumali, pero di mo naman na kailangan na yun kasi isa ka ng ERIKA EMBANG eh. Kailangan ko pa rin. Sa, gusto mo ba? Sayang ninyo yung ano. Meron sa Kumu, ayan. Sayang ninyo yung ano, loser's pay. Pabili rin yun. Ako po, basta mapipirahan, basta magkaka-income po ako. Wala po akong tigil. Ako yung taong hindi nagugutom, hindi nauuhaw, hindi naantok. Basta kumikita. Palaban na palaban para mabuhay. Lumaban niya ako sa mga demonyo. Ma, dahil sa hirap ng buhay ngayon, kung lahat tayo malulunod, sino ang isang taong sasagipin mo? Siyempre, ang sasagipin ko, depende kung may tao doon. Kung may tao doon, siyempre unahin ko muna ang self ko. Tapos kukuha ko ng lobby, dihagis ko. Kanina, kasi sino? Paano ako makakalig, paano ako makakatulong kung ako kailangan ko ng tulong. So, ayan ang logic, no? So, sa pagdating ng mga ganyan question na so, may iniligtas ako, sarili ko muna. Di balik selfish ako basta na iligtas ko ang sarili ko. Kasi kung iligtas ko sa, so lagay na natin, by nature, no? Mapagbigay ka kasi iniligtas mo isang tao. Pero hindi mo pala alam na lulod ka na. So, kailangan muna tayo magpalakas bago tumulong sa iba. Yun ang logic. At masabi ko talaga, kailangan ko muna. Paano tayo makapag-provide na makapag-donate ng dugo kung tayo mismo walang dugo? Ano tayo magtira? Ang galing. Tayo so, maki John. Ay, ala, ito. Sumaki na rin, Chami. Mas guwapo to. Ito, ho. Asan dyan? Ay, sir. Sir, tanungin ako. Okay. Anong pangalan ito, sir, ho? Mag-hi ka muna dito. Alam, guwap. Basta lalaki ini-interview. Mag-hi ka muna dito. Basta lalaki ini-interview pag babae. Mga ganito niya may lasa. Anong lasa? May lasa lang. Patingin ang ano, ang buhok po niya talaga. Patingin ang gitlan. Magkakating naman. Bait talaga dito na bata. Igano mo no? Sa-subscribe ka ba? Magiging kamukha kita. La 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 la. La 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 la. Go. Magsa-subscribe ka ba? O magiging kamukha kita. Magsa-subscribe ka ba? Magiging kamukha kita. Magsa-subscribe ka ba? O magiging kamukha kita. Magsa-subscribe ka ba? Magiging kamukha kita. Brenda Mage, ang pwedeng panoorin kung gusto mo sumaya. Sa kanya mo lang makikita na kahit gano'ng kahirap, dapat lagi ka lang masaya. Sa mukhang nakakatakot, tanggal lang iyong simbangon. Magso-subscribe ka ba o magiging kamukha kanya? Mamili ka. Wala nang makakahigit sa ganda niya. Takot ka ba na maging kamukha mo siya? Kaya ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na. Sulit ang nood at mga tawa kapag si Brenda ang makakasama. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na. Oh, 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 oh. Oh, oh. Magsasubscribe ka ba? O magiging kamukha kita? Yeah!